Ngayong araw sa Christie per Minute. Catherine Bernardo, kay Dominic Roque naman inililink ngayon. Ano ba yan? Kim Chiu at Janine Gutierrez pinagsasabong dahil kay Paolo Avellino. Mami Divine Jeronimo, si Sara lang pala ang tinanggap, hindi kasama si Matteo Guidicelli. Daniel Padilla, pinag-iwanan na ni Catherine Bernardo. Nakakaawa naman. Ang maiinit na showbiz balita, narito na! Alauna na po uli ng tanghali mga kapatid, at tulad po kahapon, grabe pa rin po ang tindi ng init ng ating klima. Sumisigid po sa kalamnan. Kaya hindi po kami mapapagod ni Rommel Chica sa pagpapaalala sa inyo. Magbantay po tayo ng tubig sa ating tabi. Inom lang tayo ng tubig. Stay hydrated, sabi nga po natin. At mga CFMers dito sa ating bayan, maging sa iba't ibang dako ng buong mundo, magandang tanghali po sa inyo at tayo po ay nagkakarinigan na ngayon sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa totoo tayo,
At syempre, nagkakakitaan na po tayo ngayon ng Sakdalinaw sa Signal 1PH, Radio 5 FB Live, ganun din sa YouTube at Signal Play App. At heto na po ang aking partner, katulad ko rin, umaaring king sa sobrang init ng panahon. Romel Chica, magandang tanghali sa iyo. Romel! Nanay, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman kami, Nay, sa kabila ng mait na panahon. Ilaban lang natin ang chikahan, kaya i-share na po ang ating FB at YouTube para sa mga post, tweet at comments. At huwag pong kalilimutan ang ating official hashtag, hashtag Christopher Millet. Salamat po. At kung gaano po kainit ang klima ngayon, sabi nga natin ang mga bata talaga, dapat talang ang ganda ng ginawa ng mga tagapamuno ng iba't ibang syudad na huwag na munang papasukin ang mga bata dahil sobra pong init ng panahon talaga. Sa bahay lang dapat sila. Ayan, napakainit. Ganun din naman ang ating issue na itatawid sa kanila ngayon. Maiinit na issue rin. Kaya kailangan magsimula na tayo, Romel. Ano ba naman to? Para naman paninda sa palengke si Catherine Bernardo. Lahat na lang na makakita, parang gusto na lang siyang kunin at bilhin. Aba, inililink naman siya ngayon kay Dominic Roque. Ano ba yan? Ay, naku, hindi ko bibilin yan, Nay. Hindi ang bibilin ko ang idea dyan kasi si Catherine Bernardo nga ay isang bangka na lahat ay gustong sumakay para maglayan. Totoo yan. Alam mo, ako kahit 2-5 na yan at ibigay na ng libre, hindi ko pa rin tatanggapin. Nagkasabay lang sa aeroplano, pabalik ng Maynila. Wala na po kasing flight nung araw na yon. Kaya kailangan talaga magkasabay sila sa flight. Sila na agad. Correct. Diba? Pero na raw agad, maganda na raw agad yung tambala nila at mukhang nililigawan daw ni Dominic Roque, si Catherine Bernardo. Sus Mariosef, lumundag na naman ang pagkalayo-layo itong mga bashers na walang magawa sa buhay. Si Catherine Mariosef, ililink kay Dominic Roque. Mariosef. Mariosef lang ang sasabi ko. Oo. Sabi nga ng maraming bashers, di ba? Nako, Dominic Roque, magtigil ka. Magpatuli ka muna. Yun ang kanilang sinasabi. Dahil bagyang kibot, nakasumbong. Bagyang kibot, kung ano-ano sinasabi. Ay, nako, hindi ka po pwede kay Catherine. At nako, eto na. Iwanan na natin si Dominic Roque. Wala naman tayo magandang masasabi. Siyempre, ang lahat ngayon ay nakaabang sa sequel ng Hello, Love, Goodbye ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Kinilig ka, no? Kinilig ka. Alam mo ba, ang aga-aga ko nakatanggap ng text mula kay Ching Bautista Silverio? Na ano na? Nako, nakita kasi niya. Eto ang sabi niya. Nakakatuwa. Kasi naman, totoo naman ito. Lahat naman talaga ay halos sa... Kinigin naman talaga. Ang sabi niya, good morning, Nay. Nakita niyo na ba yung post ng birthday celebration ni Catherine? It's on FB sa Inquirer page nila. Oh my God, may pa-roses si Tisoy at gift. At ang pinaka nakakakilig yung mga photos ng Kat din na eto, very sweet. May touching-touching si Alden kay Catherine. Sila na talaga. Grabe, grabe na yan. Si Ching Bautista to ha, hindi mapagbili ng kung ano-ano ito ng mga keme-kemerut, tuba-chenes. Oo, pero siya talaga para sa kanya sanang araw, di ba? Correct. Sabi nga ni Boy Sikaragay, huwag kagatin yung Catherine Dominic. Fake news yan. Hindi ka panipaniwala. O, lahat ito, sinasabi ni John. Pwede ba? Tantanan na nitong Dominic na to ang kahit sinong babae dyan. Fake news yan. Nagsusumigaw na fake news yan. Yun. Hinaantay na namin nila Tita Nene ang sequel ng Hello, Love, Goodbye. Kinikilig ako kay Tisoy. Grabe ang sweet ni Alden. Sabi pa ni Boy Sikaragay. At si Lara May Abrigo, magpapahuli ba? Natural. Siya ang unang-unang kinikilig talaga dito. At kung sakaling matutuloy ito, naku Day, huwag ka nang makipag-unahan pa. Talagang si Lara May na yan, di ba? Ang dami talagang kinikilig. Si Lulu Malig ng San Jose, California. Kat din na ngayon. Ay nako, sama-sama na talaga tayo. At Kim Pao. At Kim Pao. Eto pa, sa akin nga, merong sabi ng isang kaibigan ko, uy, binabash ka dahil kay Alden, sabi sa akin. Kasi daw, openly daw sinasabi ko raw na maka-Alden Richards ako. Sabi ko naman, anong gusto nyo?
ako ay magpaka-plastic na sabihin kong mas gusto ko ang iba kaysa kay Alden Richards. Eh hindi pa man po superstar si Alden Richards, alam ni Romel yan. Gustong-gusto ko na ang batang ito dahil sobra po akong sumasaludo sa kanyang pagiging humble, sa pagiging mapagpahalaga sa pamilya, pagiging totoo. Ayan ang mga paroses. Diba? Hindi yan pabango, alahas. Yan. At yung roses. Ako, Romel, alam mo na kung magkano ang mapresyuhan ng mga bulaklak na ipinamimigay ni Alden sa mga taong mahal niya. Correct. Diba? At meron pa dyan mamaya, yung pa-sweet na effect. Ang meron si Exera dyan, na super excited. Oo, yung hinahaplos. Ayan, yung salubong. Teka, bantayan nga natin itong video na to. Bon Belinario, maraming salamat. Thank you. Ayan, sana buuin natin. Buuin sana natin, di ba? Yan ang sorpresa niya kay Catherine Bernardo. Diyos ko, gumastos nga siya ng pagkalaki-laki. Umupa ng private plane, makarating lang sa birthday party ni Catherine sa Palawan. Yan pa ba naman ang titipirin niya? Diba? Nako, Ching Bautista Silverio, Lara May Abrigo, Boise Caragay, at lahat po ng mga Catherine Alden dyan. Eto na, nagsisimula na. Ayan na. Ang simple-simple ni Alden, ano, naka-black t-shirt lang siya. As in, hindi katulad ng iba na magpapaka, alam mo yon? Pogi, magporma, ganun. Tura, di ba? Yan. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Ayan. Eto pa. Tama si Nanay, bago pa mag-aldab or praises na si Nanay dito sa CFM kay Alden. Oo, boy, si Karagay, kung nasubaybayan nyo ang mga sinasabi ko dito sa Christopher Minute, alakda na palang, gano'n na. Sobra na ang papuri ko sa batang ito. Lalo na nung malaman ko ang istorya ng kanyang buhay tungkol sa namayapa niyang nanay. Wala na, hindi na natanggal sa akin ang pagmamahal at paghanga kay Alden Richards. Bakit ka pa pipili ng iba? Eh ito, kompletos rekados na ang mga katangian na hinahanap natin sa isang artistang dapat hangaan at idolohin. Di ba? Correct. Ang dami ng comment dyan. Nice. Super basa ako ng comment dyan sa mga excellent yan. Sabi nga, nasa tamang tao ka na, Kat. Gumaganon yung mga comment dyan. At ito, at sabi ni Ching Bautista Silverio, di ba, Nay? At hindi naka-shade si Alden. Oh. Kitang-kita ang mata. Hindi nga, ba't ang mata yung hindi nakapagsisinungaling? Ang bibig pwedeng mag-imbento ng salita, pero ang mata, sa mata nakikita kung ano ang tunay na emosyon. Yan yon. At sabi ni Miss Nags, Nanay, pakisabi po kay Lara May Abrigo na nauna siya sa Bulaklak dahil may orchids po siya galing kay Alden. Oo nga naman, di ba? Tama yan, Mayang. Miss Nags, thank you. Nakakatuwa naman. At eto sabi ni John, totoo, hindi naka-shade si Alden. Mabubuklat mo ang puso niya sa pamamagitan ng mga mata niya. Hindi katulad ng ibang tao dyan. May mata naman, pero bakit ayaw ipakita? May tinatago kaya? Ay, si John! Ayun na! Alam mo, matindi. Oo. Ay, talaga si Tita Nene Olanday, wala nang iba. Alden Richards at Catherine Bernardo siya. At eto ang sabi ni Wating Wating. May kilig talaga, Nanay. Hindi maitatago. Lumilitaw. Napaka-strong ng chemistry ni Alden at Catherine. I'm hopeful sila na nga. Nakuhayaan mo. Ay, naku, Wating-Wating. Isang araw, bibiglain na lang tayo ng mga balita, no? Sana mag-swak ang mga puso nila, no, Romel? Naku, yan ang aking panalangin. Alam mo yan, Nanay. Ay, naku, sabi ni Randy Balaguer ng 16 Cent Coffee, Nay, paki-orient nga po ako kung ano ang ambag ng Dominic Roque na yan sa showbiz industry. Yung significant po, ha? Wala, wala, wala. Ayan, tatlong ulit, oh, sinabi ni Randy Balaguer, wala, wala, wala. Yung significant daw, ha? Grabe. Anong significant na masasabi ko? Eh, wala naman talaga. Okay na po tayo kay Alden. Sabi ni Dan Clavesillas, okay na po tayo kay Alden. Fortisoy. Huwag nang iling pa kung kani-kanino at di pa naman gaanong panahon ng mangga. Ay! Maasim pa ang mangga ngayon. Kung sana kasintamis ng nanggagaling kina Consel Alvin at Filipina magtalas ng Hunter Valley. Karabing tamis.
Oo. Hilaw na hilaw, pero ramdam mo na ang tamis, di ba? Yes. Yun. At syempre, si Beaver, dinalaw tayo. Wow, diba? When magic hurts, Beaver magtalas. Nako, napaka-imposible ng fake news na yan. Nagkasabay lang sa aeroplano, sila na agad. Hay nako, tantanan, sabi ni Tita Nene Ulanday. Kumbaga parang sinabi niyang, not us, huwag kami. Oh. Eto, sabi ni Lara May Abrigo, sabi ni Mayang, go Tisoy, marami ang sumusuporta sa inyo ni Catherine. Nay, bagay na bagay po sila, di ba? Parehong humble, mapagmahal, at higit sa lahat, may malasakit sa kapwa. Deserve po nila ang isa't isa kung sakali. Support ko rin po sila, Nay. Walang halong pait, sabi ni Mayang. Wow, oo. Mayang! Alam mo, pag tayo'y nakikipagrelasyon, binabasa natin ang puso ng ating natitipuhan. Correct. Hinahanap natin ang katangian ng ating magulang. Karaniwan ganon. Di ba hinahanap yung katangian ng nanay sa gugustuhin ng lalaki? Eh silang dalawa nag-swak, parehong mabait sa pamilya, di ba? Correct. Mapagmalasakit. Oo. At si Mama Min, Diyos ko, mukhang boto kay Alden. Totoo. Pero alam mo, kahit boto ang magulang, kung ayaw ng anak, wala silang magagawa. Ang magandang kombinasyon, yung itinitibok na ng puso ng anak, gusto pa rin ng mother at father. At ang buong pamilya. Maganda. Yun na yun, di ba? Sabi ni Eddie Letada, okay ako kay Alden at kay Catherine. Huwag nang sasaw-saw pa ang iba dyan. Layo-layo muna ang mga taga Marikina. Ayaw ni Eddie Letada. Ano ba? Nakakaloka. Eto pa uli si John. Eto. Si Alden, wala nang kailangan pang gamitin kahit sino. Pwede pa nga siya ang magamit. Pero hindi yon si Catherine. Yung iba dyan, talagang kahit saan, kahit sa siit ng kawayan, sisiksik, mapag-usapan lang. Ay, siit ng kawayan. Siit ng kawayan. Yun, ang sakit nun. Ang sakit nun, yung siit ng kawayan, matinik yun. Oh, mapag-usapan lang daw. Eto pa uli. Eto na, panahon to ni Lara May Abrigo. Nay, eto po ang totoo. Nakaitisoy ko na po ang lahat at wala na sa mukhang driver na naka-shades sa kasalan. Buwaka. Kakaloka kayo ha. Eto. At siguro naman po ay nararamdaman na natin na ang publiko po hindi man natin hikayatin ay talagang napakalakas ng dating sa kanila ni Catherine at ni Alden Richard. Sa hello, love, goodbye pa lang nang wasak na po sila ng takilya. Paano pa ngayon? Diba? Oh, kaya lumulukso lahat ng mga isipin ng mga tao pag nakikita yung mga video niya. At sabi nito, marami pa raw tayo mga unseen videos na mapatutunghaya. Oo nga wala dito yung wala dito eh. Hindi bale, bakit ba? Darating din naman niya, wala tayong maitatago. Sa social media pa ngayon, diba? Ako, Tita Julie Paras. Tita Julie Paras, nahuhuli ka sa biyahe, pero tama yan, magpahinga ka lang muna. Hindi niya kinakaya yung init ng panahon. Iba ang nararamdaman niya. Ingat lang, Tita Julie. Ingat lang talaga. At heto pa. Naku, ang dami-dami na talaga. Please don't mention my name. Lawyer itong nag-text sa akin. Isang kaibigan kong abogado. Sabi niya, nakakahiyaman pero aamin ako sa'yo. Kapag kinakausap ko ng mga anak ko about Catherine and Alden, I have my both ears in listening. Gusto ko rin kasi sila, hindi ko lang maamin sa mga anak ko. Thank you, sis! Maraming salamat. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng ex ni Catherine? Gigil na gigil siguro. Ha ha ha. Good karma for Kat Den. Yahoo! Sabi ni Ching Bautista Silverio. Ano pa nga ang masasabi, Eddie? Ay, nako. Nanghihinayang sigurado. Diba? Alam mo, kahit ano pa ang gawing patutsada ngayon o palabas ng kampo ni Daniel, hindi na mismo kakagatin ng tao. Kahit pa ano, kahit pa magsalita si Carla ng kung ano-ano bilang pantakip sa kalungkutan ng kanyang anak at pag-iisa, wala, hindi kakagatin sa mga panahong to. Correct. Sariwa pa ang ugat, nagnanaknak pa. Correct. Yun.
At tignan mo, papagbiro talaga ang tadhana. Sa tagal-tagal nilang nagsama, ngayon lang sila nabigyan ng pagkakataon ulit na ganyan, na wala naman silang pelikulang pinoprot. So, ibig sabihin, tadhana talaga ang naglagay sa mga para magtagpo. Sabi nga nila, Alden, ikaw na ang itinadhana para kay Catherine. Please, ipursue mo na yan. Mga ganon, yes. Diba? At saka ngayon lang natin naririnig kay Catherine yung this is my happiest birthday. Diba? Diba dapat ang pinaka-perfect. Diba dapat ang happiest nung sila ni Danielle dahil ang tagal na nila. Pero bakit ngayon lang natin naririnig? Ayun. Happy siguro, pero hindi happiest, diba? Happy, happier, happiest. Oh. Ay, oo. Ngayon, na talaga. Ngayon yung superlative, diba? Hindi ko po maikakarga sa unang gap ang inyong mga text messages. Mamaya, may panahon pa po tayo. Kaya mga kapatid, mga kachika, dyan lamang po kayo. Magbabalik po agad-agad ang Christy per minute. Wah, wah. Maraming salamat po. May magkakarusok pa ba kay Nanay Christina? Sadyang tumatawin, lumipad ang balita. Ating papalakpakan ang mga artista. Ngunit pasensya na sa tatamaan na iba. Hatid ay saya sa nalulungkot. Buong bansa, buong mundo ang siyang tumututo. Oli ka na! Kaya tara, tara, let's go! Christy per minute na. Christy per minute na naman. Puno ng intriga, tanggal ang problema. Dahil Christy per minute na. Christy per minute na. Christy per minute na naman. Puno ng chismis pero may pangaral ba? Dahil Christy per minute na. Hindi ka lulusot kahit magpaikot-ikot. Kakakainin ang Christy per minute. Hindi pa huli ito sa tsaka wili-wili. Iba ang kumuhirit sa Christy per minute. Nagtuhan, tawan ang katahan. Kulita, nasa sila ay Christy sa radyo. Thank you.
this deeper meaning ang ating buhay ko. Paalam na aking mahal. Pero syempre, walang showbiz chika na magpapaalam pagdating kay Nanay Christy. Ito po si Rachel Alejandro para sa Christy for a Minute. Tutok lagi sa 1PH, Radyo 5 at Signal Play app. May malilihim ka ba kay Nanay Christy? Ako po si Sharon Cuneta para sa Christy for Minute. Tutok na lagi kay Nanay mga kapatid araw-araw sa 1PH, Radio 5 at Signal Play app. Sadyang tawili-wili, ipatong humirit sa Christy per Minute. May kwentuhan, tawanan, kantahan, kulitan. Andyan si Nanay Christy sa Radyo 592.3. This is it, Walastik, Christy. Saya may dumadalo pang artista, lahat na aakit sa Christy for Minute. Mga balita, intriga, may init na chika, andyan si Nanay Christy, si Romel din ay kasali sa Radyo 5, 92.3. This is it, Walastik, Christy. Okay, this is it, Walastik. Maraming salamat, Archie D. Thank you. Idol Lord Rivera and Ka Erning, DJ Chacha and Kuyang Ted Filon, mabuhay kayo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Tito Al Mendoza and Tita Salhubida. At para kay Miss Nags, yung OPM Hitman Jingle. Yung kinakanta nila talaga na rock. Ayan, gustong-gusto ni Miss Nags yan. Marion Asley and Lala Honor, mag-ingat kayo mga anak, napakainit ng panahon. Jay Brothers, Rachel Alejandro, Sharon Cuneta, ang mga hindi nakalilimot mula sa Hainan, China. Jojo and Leslie Grace at Vincula and Mama Noemi. Tito Boy, Christopher Ramos, and of course, MTRCB member Richard Reynoso. Babasa lang ako ng ilang pasunong ha, na hindi na ano kanina. Sabi ni Juris Dr. Chanel, nakuha of all people siya pa talaga. Let's stop playing Cupid and spare Catherine Bernardo sa mga ganitong kachipan. Dahil matalino, disente, at may taste naman po si Catherine. Ito yung tungkol kay ano, kay Dominic. Oo. Tapos meron pa siyang isa. Ah, eto, tamang-tama ito mamaya. At syempre, aha, ang mga pintor na Pilipino, talagang mga... alam mo, tatawa ako pagka binabasa ko ang text ni John Morondos, ni Joe Florendo, ni Louis Tolentino, ni Melencio Sapno. Mga pangalan po nila ay alam na alam sa mundo ng sining. Pero eto, mga anak ko, puro Marites. Talagang ang gagaling nakatutok habang nagpipinta. Mag-ingat anak ha. Ang inyong mga ginagamit, may oil kayo, di ba? Ay mahirap na, napakainit ng panahon. Ingat kayo. At syempre, hindi ko po malilimutang ikwento at i-endorso sa inyo ang kagandahan po na biyayang ibinibigay sa atin ng Ulta Bayo para po sa malalim na tulog. Yung tulog talagang hala, hayahay na hayahay. Ito po yan. Sa Ulta Bayo po, binabantayan din po ang ating sistema, ang immune system po natin. Kaya hindi tayo agad-agad magkakasakit. Iwas din po tayo, yung matamlay tayo maghapon kahit hindi naman tayo pagod. O kaya ay paggising pa lang sa umaga ay pagod na ang ating pakiramdam. Ulta Bayo po ang magbabago
ng inyong kilos sa maghapon. At syempre, ang stress, mamaniin nyo lamang po yan. Kaya Ulta Bio po, mga kapatid, ito po ang ine-endorso namin sa inyo para sa dagdag na masarap na tulog. Ulta Bio. Okay. At itutuloy ko lang ang pangungumusta, ha? Para hindi po naipit. Kina Rhea Reyes, Izzy Bartolome, Neil Sullivan, Lloyd Asaginsin at Jubians ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Jenny Briones, nandito na sa Pilipinas siguro ngayon. Kahapon pa siya bumiyahe. Neneng Putot Gensoli, and ano yung sabi niya, no? Ano yung sabi ni Barikutot? Neneng Putot. Neneng Putot Gensoli and Joseph na LA. Arlene Andes and Chris ng Belgium. Ompong and Merly Ventura, mga mahal kong anak sa Sydney. And of course, ang Reyna ng Sydney. Ang Rampadorang si Catherine Amos. Tito Jerry, hello. At Kenzo Bongbong. Nori Cornejo, Ana de Guzman and Flor Igna. Amitis Villagin ng Toronto. Kasama ni Direk Beverly Berhel. Juris Dr. Channel, Neng Cabrera. Nako, Neng. Herminia Carrion, eto na, gusto mo ang topic namin susunod. Reggie Coloma ng Greece, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, umpisa na natin. Isa pa pong tambalan na talaga nagpapakilig sa publiko ngayon. Paolo Avellino at Kim Chu. Grabe, no? Yung What's Wrong? Oy, What's Wrong? Secretary Kim. Oo. Nakakaloka, tutok na po ang buong bayan ngayon sa kanilang serye. At bukod sa tutok talaga, andun yung kilig. Alam mo ba, kalalaking tao ni Freely, ang asawa ni Mayang. Hindi, di ba, ano siya, artist siya, hindi makapag-drawing na maayos kasi pagka yung What's Wrong na ang, ano, palabas. Ang palabas, walang pwedeng kumausap sa kanya. Tutok Aba. Na tutok siya. Ang gaganda nga naman kasi ng mga eksena. Diba? At ngayon ay pinagsasabong na. Totoo kaya yung issue na ito daw si Janine Gutierrez nung lumabas daw sa ASAP nagsabi daw sa mga writers at sa ano sa production people na ayaw daw niyang makasabay sa production na number si Kim Chu. Oo nga. Totoo kaya yun? Totoo yun kaya mga, yun? Yung mga panay ang nagsusulat doon, mga item ng mga panay. Kailangan makuha natin ang panig naman ni Janine Gutierrez. Kawawa naman yung bata kung hindi naman totoo. At kung totoo naman, sige, bibili namin ni Romel yan. Kung totoo naman, what's wrong with you, Miss Janine Gutierrez? Diba? Diba? What's wrong with you? Ano kasalanan ba ni Kim na siya ang katambal ngayon ni Paolo Avellino sa serye at kilig na kilig ang buong bayan sa kanila? Yun oh, na nga. Tapos diba? Parang lumabas pa, may kwento pa na yung linlang pa, ay yung ano, yung pelikula pala nila na linlang. Kalimlang nila si yung serye. Pero tinanggihan pala di ano. Oh, yung sa Dirty Linen, ha? Sa Dirty Linen. Dirty Linen. Yun ang tinanggihan. Oo. Oo, yun ang tinanggihan. Sipin ayan, mo yung ganun. Ayan, Nay, totoo yan. 65 years old na ako, pero ngayon lang talaga feeling young ulit ako. Sir Minya Carrion ng Singapore ito na talagang Kim Pao talaga. At saka alam mo, kung totoo man, na wala nang maitatago ang dalawang ito sa set ng kanilang What's Wrong. Talagang ganun eh. Hindi naman na itatago talaga yan eh. Diba? Yung magsusubuan, ipaghihimay ng pagkain. Kaya mo bang gawin yon kung hindi special sa'yo yung taong katabi mo? Parehong t-shirt. Diba? Hindi. Tsaka malay natin kung sila talaga ang magkakapalaran. Diba? At kainlab-inlab naman si Kim Chu, no? Ewan ko lang yung iba lang kasi dyan. Ayan bakit ba? Pinakawalan pa yung pagkakataon. Di ba naman? Oo. Eto pa. Ay, sa Los Baños daw siya, sabi ni Herminia Carrion. Okay, Los Baños. At nako, grabe talaga po itong kagustuhan ng mga tao talaga sa Kim Pao. Grabe. At nako, si Paolo Ubalde naman, katatapos lang na Mahal na Araw. Basta ako mula noon hanggang ngayon, hindi ko beta mag-inang Carla at Daniel. Manahimik na lang sila. Yun lang ang sinabi niya. Diba? At si Iram Lia, of course, naku, Kim Pao din to eh. Kim Pao din to. May concert daw sa Doha, Qatar sa April 11. Sina Sara Jeronimo at Bamboo. Oh, diba? Kilala na kaya ni Bamboo si Nora Honor?
Okay. Oh, di ba? Nakakatuwa ito. At si Ali, ang ating shooter, rock and roll. Magandang sobrang init at tanghali po sa inyo, na Chris at Kuya Romel. Watching habang waiting sa pagsundo sa mga kids. Grabe ang init. Basa pati singit. Grabe ang init. Basa pati singit. Uy, ikaw ba? Alam mo, meron ngayon na ipinapayo sa sobrang init daw ng panahon. Alam mo na ba yon? Na ipinapayo ng mga dermatologist ang mga babae na matulog nang walang panty. Huwag na raw mag-underwear. Ano ba? Pati ba yung underwear, pakikialaman na dahil sa sobrang init? Pero kasi na, di ba, kahit naman di ipayan, may mga tao talagang gumagawang ganyan eh, di ba? Na hindi, depende yan. Natulog na walang underwear. Si iba na alawi, nahuhubad-hubad nga kung matulog, kung nag-iisa siya. Pero pag may kasama siya, nagsusuot naman siya ng underwear, syempre. At eto, sabi ni Paolo, ang tanong, gusto ba naman ni Kim na makasabay si Janine sa isang production number? Kung ako si Kim, mas lalong ayoko makasabay si Janine. Sabi, ay, talagang galit siya. Away na talaga ito. Nagalit talaga siya, oo. Tito Almendoza, Tita Salubida, magandang tanghali po sa inyo. Mahal namin kayo. At sabi naman ni Boise, Kim Pau ako, hindi ko type yung isang girl. Antipatika ang dating niya sa akin. I love Kim. Napakatotoong tao, hindi plastikada. Okay, iwan na natin to. O, ano masasabi mo? Si Mami Divine naman, nagbigay na rin lang ng forgiveness, hindi pa idinama yung manugang, di ba? Iba talaga ang galit niya kay Mateo Grigeli na ibang level. Pero kasi, siguro pasas, oo. In time. Malay naman natin, baka hindi lang natin nakikita ang mga pictures nila at ang video na magkasama. Malay naman natin, baka sila naman talaga ay nagka... Maganda na, maayos na. Alam mo kasi, isang buong cake yan. Isang buong cake. Nakuha ni Mateo yung malaking hiwa. Isang hiwa lang ang naiwan sa pamilyan ni Sarah. Natural, na-threaten sila, syempre. Pero in time, matatanggap din. Bakit ang hindi? Sana nga, total, para po makumpleto ng kaligayahan ng inyong anak na si Sarah, sana pati yung asawa niya talaga ay maayos nyo na rin tanggapin. Correct. Hindi para buong-buong na talaga ang kaligayahan ni Sarah. Pero siguro na yung mas ang mahalaga dito, nag-uusap na si Mami Divine at saka Sarah to follow na siguro ang lahat-lahat. Magkakasama na. At saka ang iniisip nga na marami, ngayon pa lang magkakaroon ng baby si Mateo at si Sarah dahil wala na yung masyado nilang dinaramdam. Totoo rin yun eh. Kapag kami keep tayo, na pinoproblema, mahirap. Yun, so, ngayon, oo, ganun na sana, di ba? Gusto ko rin ang Kim Pau, pareho silang positibo, ang dating nila sa tao, sabi ni Tita Nene Ulanday. Oo. Yes. At sabi ni ano, irrelevant na ang mga sasabihin ng ibang Cathiel fanatics. Move on na kayo, please lang. Sour graping lang ang mga bashers ng Cat din, kasi sila na ang pinag-uusapan ngayon. Ay, may mga bashers ang Cat din. Wala naman kayo magagawa kung gusto nila isa't isa, sila pa rin ang mananalo. Ngayon lang natin nakikita kay Catherine ang totoong kaligayahan. Kaligayahan to the highest level, di ba, Nay? Sabi ni Marichu, Permission Espiritu, iniwan bigla si Sarah. Ayan, wating-wating, yung text mo sa akin kagabi, patutunayan ko sa'yo, totoo yon. Totoo anak yon. Totoo yon. Hindi ko na didetalyahin pa. Pero nakikita mo naman ang pruweba, di ba? Pag nakikita mo yung female personality. Totoo yon. Okay. At eto, sabi ni John, I am for Sarah and Mateo. Mami Divine naman, nagbigay ka na ng forgiveness. Hindi mo pa ginawang 100%. 50 lang. Paano mabebenta yung mga gulay mo pagka medya-medya lang? Dapat mabenta lahat ang produkto mo kung matututunan mo. Natanggapin na rin ang manugang mo na mahal ng anak nyo. Tama naman, di ba? Kasi nalulungkot din siyempre si Sarah kung siya lang ang tinanggap. Dapat silang mag-asawa, di ba? Sa akin lang itunay, sabi ni Edelitadan. Ano kaya ito? Nagpatawad na rin lang itong si Aling Divina. Hindi pa nilubos. Takunwari din itong tindera ng mga prutas dinadamay si Mateo. Sabi niya. Prutas, gulay, itlog, bibe, manok at iba pa. Yun.
Union Edilitada. In time, matatanggip din niya si Mateo at mabebenta niya yung malalaking slice ng cake na nakuha ni Mateo. Charot, sabi ni Boy Sikaragay. Sabi ni Biro-Biro na lang ngayon, di ba? Ito, sabi ni Lara May Abrigo. Bukod po siguro na sa pagkakaroon ng baby, ang matanggap po ni Matt, ni si Matt, ni Mami Divine, ang ultimate wish ni Sarah. Talaga nga pong hindi ibinibigay lahat sa isang tao. Oo, totoo yun. Hindi buhos. Hindi buhos. Pero in time, baka. Unti-unti. Waiting lang daw si Mami Divine na padalahan siya ng GCAS ni Mateo. Sabi ni Paolo Ubalde ng Birak. At sabi uli ni Ching Bautista Silverio, Diyos mio por santo naman ang Mami Divine. 2024 na, magbago ka na, sabi ni Ching. Nagagalit siya. Sabi ni Dan Clavesillas, ito naman pong si Mami Divine. Dapat package deal ang pagtanggap kay Sarah, pati po dapat ang asawa. Gaano kaya kalaki ang kasalanan ni Mateo para hindi nila mapatawad? Ang tindi ng galit, sabi niya ganun. Dapat minsan iniisip niyo rin ang kaligayahan ng anak niyo na ibinigay naman ang lahat sa kanila. Okay. Oh, ano na tayo? Eto na. Talagang magbibigay na tayo ng ating mga YouTube messages. Yan. Eto na, unang-una si Miss Nags. Hello everyone, enjoy watching. Salamat po. Yes, walang pasok si Miss Nags. Thank you. Ayan, sabi ni Wating-Wating, itong si Mami Divine, magpapatawad na lang, eh hulugan pa. Nakaipon ka naman na siguro, di ba? Sabi ni Wating-Wating. Ganun din ang sabi ni, ano, ni Ali. Aba, bakit naman installment? Magpatawad itong si Mami Divine. Nako, life is short, sabi niya. Okay, sino pa? Achichiro Kansaki, happy sunny Wednesday, Nanay Christy and Ronald Chica. Shoutout legit number cards from Pinagsama, Taguig. Chiro Kansaki, thank you ng Taguig. Okay. At si Sioni Sebastian, wow, na-miss natin to. Hello si FMR, sa katutok na po. Hi, Nanay Christy. Si Sioni Sebastian, dyan na rin siya bukod sa akin. Nagte-text talaga. Nako, kimpaw din siya. Kimpaw din siya. Mm-mm. Ay, may pakulay si Margie Nonesa, nag-abot. Oh, nag-abot. Margie, maraming salamat. Thank you so much sa iyo. Nag-abala ka pa naman. Okay. Ah, si Omay Marie, good day nanay. Konnichiwa. Good day, nanay. From Tokyo, arigato. Konnichiwa, Omay Marie. Thank you so much. At si Ruth Castaneda, happy Wednesday po na Chris and Rommel watching from San Francisco. Yes, San Francisco din si Ruth Castaneda. Rene and Roma de Leon, Lulu Malig, sila ang mga taga San Francisco, California. Okay. Ayan. Meron pa? Ito, nagkakarga pa lang po, nanay. Okay, Ediletada, ayoko yung sobre, ha? Ayoko yung sobre para kay Mami Divine. Shoni, eto, si Mami Divine, dapat tinanggap na rin niya si Mateo. Ano ba ang ginawang kasalanan ni Mateo? Sana balang araw tanggapin na rin ni Aling Divine, sabi ni Shoni. Malay natin, baka nga hindi lang natin nakikita, baka naman nagkatanggapan na. Diba? Malay na ba natin? Correct. Ito na, Signorino. Uy, may nalampasan ka. Oh. Yung Ruena. Parang Ruena. Pakibasa natin, Kathy. Oh. Nalampasan natin siya. Ayan, Ruena. Eh, nakita ko parang Ruena. O sige, salamat kung di na ibabalik. Ito, Sinorima, Juana Tupil Imbo. Grabe ang kilit ko. Halos di ako makatulog. Sana all good luck. I'll then solid cut then. Oh. Nako, Norina, thank you so much. Ang daming cut din. Maraming salamat. Okay pa, sige lang. Karga lang tayo ng karga. At sabi ni Dan Clavesillas, Mami, dapat package deal ang pagtanggap kay Sarah, pati po dapat ang asawa. Gano ba kalaking kasalanan sa inyo ni Mateo? Sabi niya, okay. Si Gerald Ken, Bagasina, pa-shoutout po ang sabi niya. Gerald Ken, maraming salamat. Bagong pangalan. Thank you. At si Rina Villaruel, hello po, from Bacaville, California. Nanay, ako po yung mami na gustong-gusto ko kayo. Ayan. Ay, Bacaville, thank you so much. Ang first name niya ay Rina. Rina Villaruel. Palapit ng Mina, no? Rina Villaruel. Mina, thank you so much, ha. Salamat, bagong pangalan si Mina sa ating programa. Thank you. Mm-hmm. Sige lang. Si Jenny Mina. Jenny Mina 100. Prayers po sa mga kababayan natin sa Taiwan. May recent earthquake po. Jenny, sa lahat po ng mga OFW, lahat ng mga kababayan natin sa Taiwan,
tripling ingat po tayo. 7.5. Grabe ang lakas. Sana po iligtas kayo lahat. Okay? At si Naris Baklayan, pa-shoutout po, always watching po, mag-iingat po kayo dahil ang init ng panahon ngayon, Tita Chrissy, pati mga kasama mo. Thank you, Naris. Thank you so much. Kayo rin, ha, mag-iingat din kayo. Sobrang init. Mm-hmm. Eto na, si Lucas Yapone. Hello po, Nanay Chrissy, Travel Chica. Happy watching always from Coronel City. Si Lucas Yapone. Oo. Ah, eto na, si Cesar Bernardo Rebandillo. Kababayan ko. Ibabaw ba na? Kababayan ko si Cesar sa ibabaw ba na? Yun oh, yun. Okay. Ay, nabasa na natin to si Rahima Limba sa Aban. Hindi pa, hindi pa. Ayan, si Rahima Limba sa Aban. Pa-shout out po ulit, Tita Chrissy. I'm always watching from Kimpaw, nakakilig. Oo, Rahima, thank you so much. Salamat sa iyo. At sabi ni Iram Lia, Mami Divine, tanggapin mo na si Mateo. Para good karma kayo at sa mga business mo. Partial ang pagpapatawad. Gawin mo na yan kay Sara na mahal mo. Salamat naman. Sabi ni ano, ayaw nila ng ano, hulugan. Okay, may isa pa tayo bago mag-break. Si Rapi Mustafa, pa-shoutout po from Masawi, Lanao del Sur. Thank you, Rapi. Maraming salamat. Ayan. Oh, si Debbie. Si Debbie Christensen. Good morning po, Nanay Chrissy Trondon. Pa-shoutout po from FCB, Filipino Community and BODO, North Norway. God bless po. Sa Northway. Debbie, salamat anak. Mag-ingat kayo lahat. Ito pa si Iram Lia, of course, mula sa Qatar. Thank you so much. At meron pa si Jan. Si John Mark. Yun po tapos kanina. Sino yan? Labaha, Lariba, Arin. Ayan, pa-shoutout po. Watching from Oman. Lagi po kayong pinanood dito. Showbiz now na. Labaha. Uy, alam mo, ang dami nating listeners and televiewers na Muslim. Ano? Saluhin, salamat po, kapatid. Muslim. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Yan lamang po uli kayo, mga kapatid. Magbabalik pa rin ang Chrissy per minute. Mwah. Salamat po. May magkakaroon pa ba kay Nanay Christina? Sadyang tumatawin, lumilipad ang balita. Ating papalakpakan ang mga artista. Ngunit pasensya na sa tatamaan na iba. Hatid ay saya sa nalulungkot. Buong bansa, buong mundo ang siyang tumututok. Oli ka na! Kailan tara ka na? Let's go! Christy per minute na. Christy per minute na naman. Puno ng intriga, tanggal ang problema. Dahil Christy per minute na. Christy per minute na. Christy per minute na naman. Puno ng chismis pero may pangaral ba? Dahil Christy per minute na. Paalam na. May malilihim ka ba kay Nanay Christy? Ako po si Sharon Cuneta para sa Christy for Minute. Tutok na lagi kay Nanay mga kapatid. Radyo 592.3. This is it. Wallace D. Christy per minute. Buong mundo ay kaysaya. May dumatalo pang artista. Lahat na aakit sa Christy per minute. Mga balita at intriga. May init na chika. Andiyan si Nanay Christy, si Romel din ay kasali sa radyo.
Okay, mga kapatid, maraming salamat, Richard Reynoso. Sa panahon ngayon, mga kapatid at mga kachika na talaga napakahirap po matulog dahil sa sobrang alinsangan, biling baligtad po tayo sa higaan pero ayaw tayong dalawin ng antok. Mag-ultabayo po tayo, mga kapatid. Ito po ang magbibigay sa atin ng hayahay at quality sleep. Binabantayan din po ang ating katawan, ang ating immune system, kaya hindi po tayo agad-agad dinadapuan ng sakit. Para po sa dagdag na kasipagan sa maghapon na hindi tayo mapapagod, ultabayo po. At para sa iba pa niyong katanungan, pakitawagan po ang Theosis Health. Dito po sa 0917-110-6580. Order na po kayo agad-agad. Meron sa Mercury, merong Shopee at merong Lazada. At congratulations kina Brian and Joyce Posada sa aming Ultabayo baby na pagkaganda-ganda. Thank you, Ultabayo. Ayan. At bati na. Tayo. Maraming salamat, Boy Sikaragay, Marichu Permasyon Espiritu, Direct Franny Zamora, Direct Joey Nombres, Direct Chaps Malansala. Randy Balaguer, Mark Valencia, of course, ang 16 Cent Coffee po sa Silang Cavite at napakahigpit na yakap ng pagmamahal kay Mama Lydia, ganun din po kay Mama Anel Yaguno at kay Teacher NL ng Daraga Albay. Mag-iingat po kayo palagi. Joran Ching Bautista Silverio, Louie Tilentino and Fern Hernandez, Jun Morondos, Jok Lorendo, Aris Bagtas, Tita Rexy Chanko, Tita Rene, Tita Sofia Angeles, Tito Man, and Tita Norski Garcia, Tito Abel, and Tita Nene Olanday, Chan Chan Torres, Sean Sebastian, Nestor Nanos, Yuri Paras, Dims Ignacio, Tommy Moraben, Mama Ana, Dan Clavesilas, and Mama Sel, Eddie Litada, JB Dasha, Sirox Sorosyon, Brandy Guevara, Pilipino Nueva, Prilly Larami Abrigo, at Paolo Obalde, salamat po. Alam mo, nakatapat na ako sa aircon, nagpapaypay pa ako ah. Sa totoo lang po, napakainit naman po talaga. Pahabol na text ni Juris Dr. Channel, Kimi, wag mo na lang patulan ang mga ganyang bagay. Hayaan mo silang magkagulo. May kasabihan nga po, new girlfriends who are securing themselves don't see the ex-girlfriend as competition. Tama yon. Bakit ka makikipag-compete? Asa yun ang bola, di ba? They understand that each relationship is unique and focus on creating their special bond. Yan naman kung totoong sila na nga. Oo, tama naman yon. Totoo-totoo yon. Kumusta naman si Daniel Padilla? Anong sabi sa'yo? Naku, eto na nga. Laging hinahanap si Daniel Padilla kapag meron tayong nakikita mga commercial, endorsement, mga ganun kay Catherine. Talaga na pag-iwanan na kasi lalong nagbukas ang pinto. Dalawang pinto, bubong bintana ang oportunidad para kay Catherine magmula nung nawalay siya sa piling ni Daniel Padilla. Alam mo, diba? Ito yung mga very glaring talaga, no? Makikita mo talaga yung agwat, yung pagka-move on ni Catherine. Mm-hmm. Talagang glaring na glaring na si Daniel ay napag-iwanan. Correct. Gumagawa si Carla Estrada ng damage control. Mm-hmm. May pa-damage control siya pero talagang hindi binibili ng publiko eh. Marami talagang nasaktan sa ginawa ni Daniel kay Catherine. Ako parang alam natin yung buong senaryo, di ba? At bakit ang hindi? Ang dami kaya natin alam, di ba? Ganun okay. Talaga. Makisali na tayo sa I Know What You Did Last Summer. Diba? Yun lang yun. Ay, teka, pahabol ni Nori Cornejo, sister niya sa Emma Hizo, nag-birthday nung linggo. Ayan, mula kay Lara May Abrigo. Ay, nako, nakaka-ano talaga ang mga buhay. Ala tayo magagawa. Si Daniel Padilla naman ang humanap dito. Meron bang may gusto sa atin na magkahiwalay sila ni Catherine, diba? Correct. Ang masasabi na lang natin dyan ay gusto nila yan eh. Hinanap nila yan. Hinanap nila yan. Kahit naman si Catherine, ayaw niya yung ganitong senaryo. Nagkataon lang na talagang kailangan niyang panindigan dahil naganap na ang lahat, di ba? Nay, for your eyes only. Naku, ano kaya ito? Ay, itanong Iram Lia, pakitanong mo si Wating-Wating, ikinuwento ko sa kanya ng buong-buo ito. Pakitanong mo si Wating-Wating kung gaano katotoo to. Ayan. Biglang lumamlam ang career ni Daniel, sabi ni Boy Sikaragay. Walang forever sa mundong ito. Si Daniel na super sikat noon, kawawang kawawa na siya ngayon, sabi ni Tita Nene Olanday. O, di ba? Ganun lang naman talaga. Pag hawak natin na Australia, huwag nang pakawalan. Kasi Kore. Hindi po natin yan mapipigilan kapag nag-ubalpas na dahil hindi na natin minahal. Ganun Kore. Lang yon.
At ang Stella, hindi habang buhay makinang. Totoo. Diba? Lumalamlam, di ba? Lumalamlam yan kahit ang mga between nawawala, di ba? Yes. Yun lang yon. Kaya naman, James Vincent Navarrete, Mamadang, maraming salamat po. Tita Flore Estrada, ang init, mag-ingat. At maraming maraming salamat kina Konsehal Alvin at Filipina Magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Kabuka, Banatuan City, and of course sa pagdalaw ninyo ng ating gwapong-gwapong young actor na si Beaver Magtalas with Magic Hurts, malapit na pong ipalabas. Salamat ha. Alam mo, yung lahat ng pasalubong nyo sa aming kahapon sa taping ay parang kinain ng pusa yung mga pinggan. Di ba? Nakauwi pa po. Uwi ang blues pa, di ba? Ang sarap yung tuhog-tuhog. Ay, oo. No? Saka yung saka kalamay. At saka yung ano, at saka yung sisig. Di ba? Nako, Bon. Ayan na naman si Bon. Tito Heri and Tita Lily Chua, Tito Heri and Letlet Kukabo, mag-iingat po kayo. Sobrang init. Elmer Ngon and Cherry Loom, ang yerong may aluminum na, may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Lagi siya nagpapaalala sa akin, Tito Elmer. Nanay, tubig, tubig, tubig. Yes, stay hydrated. Salamat. Thank you, anak ka. Salamat sa pagpapaalala. At ganun din siyempre, sa aking mahal na mayor ng Pandibulacan at ng Amana Water Park, Mayor Enrico Roque, tama na muna minsan ang trabaho. Magpahinga ka, anak. Kailangan nagtatrabaho tayo, pero bibigyan mo ng pahinga ang sarili mo. Ang makina, pag hindi ipinapahinga, pumapalya. Kaya kailangan may pahinga rin ang ating katawan. Mayor Enrico Roque, nagmamalasakit kami siya. Napakasipag kasi, Romel. Grabe. Mayor, ingat po lagi. Sobra-sobra. Rene and Roma de Leon, Ferdy and Jojo de Leon, happy 38th anniversary again. At nakatutok din ang mga pamangkin ko sa California, si Al, si Alaina, at si Ana, at si Frank Huergas, at si Helen. Hello. Tita Weng Jamaji, Doktora Joan Barcelona Bigan, Doktora Elvi Almasan Padlan. Ayan. Nako, ang dami pang text messages. Pasunong na to para bukas. Romel, thank you so much. Salamat po na naiingat po tayo lagi dahil nuknukan ng init. Sobra po. Kaya naman, stay negative, be positive, kaya natin to. Kami po ang 1PH teleservisyo para sa Pilipino. Tubig, tubig, tubig. Hanggang bukas pong muli, mga kapatid, dito lamang po at dito pa rin sa Christy, for a minute. Mwah, mwah, mwah. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. May maliliit ba kay Christy for a minute? Reina na chika at intriga. Christy for a minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang nakilala ng Reina at Christy for a minute.